Panginoon na buhay magmula sa mga patay ayon sa sabi niya't aral, maghari siya kailanman. Aleluya, siya'y awitan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin. Mga kapatid, sa banal na misang ito, patuloy natin inaalaala ang ating mga intensyon at panalangin, hindi lamang para sa ating mga sarili, bagkus lalo tigit para sa kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan at ng ating mundo. Patuloy tayong dumulog sa Diyos upang sa gayon sa diwa ng ating sama-samang pananalangin at pagsusumamo, ay dinggin niya ang ating mga panalangin, lalo tigit sa larangan ng kagalingan at kaligtasan. Halinatamiin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan, ang mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala at mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang tao ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkakaalam ng Diyos sa mulat mula pa ay pinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling nabuhay at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaring mamayani sa kanya gaya ng sabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitighati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking mga dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y hindi mo mababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng iyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing na parito sa kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanya mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas
ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Ama, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at hindi kanyang ipagkakaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at narinig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko'y maligtas, kaya sa iyo dumudulo. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya'y sa akin umaakay. Napapatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitina. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y magdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadarabay, hindi ako matitina. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo'y magalak, sa balaw ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituro mo ang landas na buhay ang ahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Aleluya, aleluya! Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manlulubos, aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis sa mga babae ng libingan. Pinagarian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawan at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang minamahal na kapatid kay Kristo, tayo po ngayon ay nasa araw ng Lunes, sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito po yung tinatawag na oktaba, sapagkat hindi po sapat ang isang araw upang ipagdiwang ang ganitong kadakilang kapistahan, lalo tigit kung ito ay patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sa loob po ng walong araw, patuloy at patuloy nating nanamnamin ang biyayang ito na ating pagsasaluhan at papag-alabin, lalo tigit sa larangan ng ating pananampalataya at pagpapahalaga sa Diyos. Sa Ebanghelyo, napakinggan po natin ang karanasan ng mga babae na nagpunta sa libingan ni Jesus at kung paano nagpakita sa kanila si Jesus. At mula sa larangan ng kanilang pagkakita at pagsaksi sa Kristong muling nabuhay, ang hangarin ni Jesus para sa kanila ay yung ipahayag ang kanyang muling pagkabuhay at sabihin sa mga alagad. Ngunit sa kabilang mukha, may mga tao na ang hangarin naman ay takpan
at huwag ipahayag ang katotohanan. Kaya gumawa sila ng mga sabi-sabi na kaya nawala na sa libingo ng bangkay kasi ninakaw ito ng mga alagad. Para yun ang kumalat na balita na hindi naman totoo. Sapagkat ang katotohanan ay si Kristo'y muli na nga nabuhay. Mga kapatid, sa ating pong pagninilay at pagpapatuloy ng pagdiriwang na ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, siguro isa lang naman ang nais sa atin na ibigay na paanyaya lalo tigit sa araw na ito, na tayo ay maging tunay na tagapagpahayag ng mabuting balita ng pagkabuhay ni Jesus. At si Jesus na muling nabuhay ay ang katotohanan. Inaanyayahan tayo ipahayag kung ano ang totoo sa ating pananampalataya na upang maranasan natin ang pagsasabuhay ng sinasampalatayanan natin Kristong muling nabuhay ay pagpanumbalikin natin sa ating puso, sa ating kamalayan, sa ating katauhan, sa ating pag-uugali, sa ating pakikitungo sa kapwa na si Jesus ay tunay na buhay sa ating katauhan, buhay sa ating prinsipyo, buhay sa ating mga hangarin at mga layunin sa buhay. Lalo na po sa puntong ito, inaasahan tayo magpahayag ng ating pananampalataya na si Jesus ay buhay. At kaya ito nararamdaman ng ating kapwa kapag tayo ay nagmamalasakit, kapag tayo ay tumutulong, kapag tayo nag-iisip, hindi para sa sarili nating kapakanan, kundi para sa pangkalahatang kabutihan o yung tinatawag na common good. Kapag meron tayong pagpapamalas ng ating katauhan bilang mabuting tao at hindi bilang isang masamang tao, kapag ang ating hangarin at loobin ay laging kung paan tayo makakatulong at hindi yaong kung paano tayo makadudulot ng kabigatan sa ating kapwa. Huwag tayong gumaya sa kabilang mukha na ipinapahayag sa uling bahagi ng Ebanghelyo na may mga tao na ang ipapakalat ay yung mga maling balita, hindi totoong mga balita na hindi magdudulot ng pag-asa, mga balita na magdudulot ng kaguluhan, pag-aalinlangan, takot, pangamba, mga balitang walang direksyon. Bagus mamuhay tayo mga minamahal na kapatid, sa larangan ng kung paano tayo inaanyayahan ni Jesus na magpahayag ng katotohanan na siya'y buhay sa ating piling. Kaya sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, ito po ang biyaya na hilingin natin sa Diyos na tayo ay maging tunay na mga tagapagpapahayag ng Kanyang muling pagkabuhay. Amen. Idalangin natin sa Panginoon ang ating inang simbahan sa pamuno ng Santo Papa, ang mga bispo, pari, diakono at mga lingkod laiko na naway patuloy na dulutan ng Panginoon ng inspirasyon ng bawat isa lalo tigit sa larangang ito na tayo humaharap sa mga pagsubok dulot ng pandemya ng COVID-19. Gayun din ang ating pamahalaan mula sa ating Pangulo hanggang sa pinakamababang sangay nito. Na naway patuloy silang pagharian ng pusong di makasabili bagus ay laging para sa pangkalahatang kabutihan ng bawat mamamayan na kanilang pinaglilingkuran. At gayon din ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay, ang bawat sambayanan na ating kinabibilangan, na naway patuloy tayong dulutan ng Panginoon ng kalakasan at isang ganap na pakikipaglaban at tagumpay sa larangan ng pagharap natin sa ganitong klaseng mga karamdaman sa ating kapaligiran. Ang lahat ng ito ay may binadalangin namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob narito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay nito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang po ang may kapal na iyong ating naman.
Kapuri-puri ka Diyos sa manggami ka sa sanlibutan. Sa iyong kagandahan, loob narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal na iyong lapinan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawal ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapangyarihan at sa buong samay ng liwanagan. Ama namin lumikha, tumayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, nagpapuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nagpupulo ang langit at lupa na kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paralito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon ni abot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, patalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumayin niyo. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, talaga alis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, talaga alis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, talaga alis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipatuloy mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpapagaling sa iyo, ngunit sa isang salita ko lamang ang pagkagalingan. Si Kristo'y muling nabuhay na naig sa kamatayan, kaya di na mamamatay. Aleluya, ipagdiwang ngayon ang kanyang tagumpay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay, upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patuloy natin ipagkatiwala sa panalangin ng mahal na Birheng Maria ang kasalukuyang pandemya na ating nararanasan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at naway pagpalain kayong lahat ngayon din ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyari ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Si Jesus ay muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Kung mayroon mang dahilan upang magpatuloy sa buhay na ito, ito ay dahil buhay si Kristo at nagpapatuloy sa buhay natin. Sa inyo pong lahat, dalangin po ang pagpapala ng Kristong muling nabuhay sa inyong mga pamilya at sa inyong sambayan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Aleluya, aleluya.